Lisa, pasensya ka na. Tanong mo na yung kinuha ko. Okay lang. Maayos naman eh. Kaya lang, walang kwarto. Ay, hindi. Bibili pa ako na isang kutsyon. Para hindi ka mailang sa pagtulog, ha? Nakipag-meeting kasi ako sa mga staff ni Mr. Castro. Medyo naparami yung inom ko, kaya sa hotel na lang ako natulog. Napakawalang yawa talaga, Nympha! Sabi ko na nga ba, ikaw may pakanaan ito eh! Ikaw ang pupunta sa impyerno at ako ang maghahatid sa'yo doon. Si Lisa po ito, pasensya na po kayo kung naistorbo kayo ah. Hindi ko po kasi makontak si Aling Rachel eh. Nakidnap si Rachel! Sino naman pong gagawa nito kay Aling Rachel? Si Nympha! Siya lang naman may ganang gumawa ng ganito kay Rachel eh. Anong gagawin niya sa akin? Ililibing kita ng buhay. Mag-okay na kayo! Chloe, bakit ba hindi mo nalang kasi tawagin si Tita Nympha? Isumbong mo na sila para magawa niya agad ng paraan. Sige, sige. Pabalik na ako dyan. Sige. Rachel! Habulin mo, bilis! Alam mo, yung mami mo na yan, napakasama talaga ng ugali niya. Sigurado ako siya yung nagpakidnap kay Aling Rachel. Ano mo makinalaman ng mami ko sa Rachel na yan? Ano ba inihintay ninyo? De, kunin nyo na yung katawa, tapos ilipin nyo na, bilisan ninyo! Ganto na lang ba tayo simula ngayon, Jay? Magpapa-apekto tayo sa nangyari kay Aling Rachel at kay Ma'am Nympha? Sorry, nadala na ako ng emosyon ko. At mas lalang wala tayong kinalaman sa pag-aaway nila. Mas malakas yung pagmamahal natin. Bel, naikot ko na yung rest house. Mukhang maraming kailangan ayusin, lalo na dun sa taas. Huwag ipaayos kayo natin habang nandito ka. Ako na mag-aasikaso. Sige. Ikaw na bahala. Alam mo, gusto ko lang naman dito yung sariwang hangin eh. Sa lahat ng hassle natin sa work natin from Manila. Siguro, pinap-stress reliever ang bahay na ito. Bel, bukod sa fresh air, mas effective na pangtanggal ng stress ang babae. Kailangan mo ng babae, makakausap, o makayakap sa gabi. Ang dami nagkakandara pa sa'yo ah. Wala ka bang natitipuan sa kanila? Actually, marami sila. Pero, puro pang isang gabi lang eh. Wala pa kasi ako nakikita na makakasama ko ng pangmatagalan. Ronald! Gary, tara na! Ronald! Tara na! Kesa mahuli pa tayo, tara na! Bababaw pa to, Kaloy! Tama na yan! Ronald! Conan! 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 Madam? Sir? Nasaan si Conan? Ay, kasama po ni Junjun. Nangunguha po sila ng kawis sa gubat. Ano mo ba? Paano? Iwan mo na kita. Hanapin ko lang si Conan. Sige. Sir, Nabel. Conan. Sir. Ano na naman ang kinakalkal ni Conan? Ayoko sir, kanina pa yan dyan nagkakalkal eh. Sir, amay! Tao! Tulungan mo ko! Bungkali natin! Diyan! Sir, kaanaan niyo pa pasyente? Ay, hindi ko siya kilala. Nakita lang namin siya sa farm namin. Tingin ko, binaw siya ng buhay. Sino kayang taong kayang gumawa niyan? Kawawa naman. Sir, may tama po ng barilang pasyente. Tatawag niyo po kami ng pulis para dito. Heart rate is dropping. Perform CPR now. Yes, Doc. Doc, tulungan niyo po sa ako, Doc. Ano po nangyari, sir? Nasaksak po siya. Kami na pong bahala, sir.
niya. Heart rate dropping. Perform CPR. Time of death, 3:28 a.m. I'm so sorry, sir. Sorry for your loss. Yes, ano kung meron? Hoy, babae ka! Huwag kang magmamahang dyan, ha? Dahil alam kong may kinilama ka sa pagkawala ni Rachel, kaya sumuko ka na! Excuse me? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Mrs., may mga ilang katanungan lang po kami. Sige. Cecil, kumuha ka nga ng malamig na tubig para sa babaeng ito kasi mukhang mainit ang ulo niya. Hindi ko kailangan ng malamig na tubig. Alam namin na ikaw ang nagpadukot kay Rachel, kaya ibalik mo na siya sa amin! Alam mo? Ang tagal nang tapos ng away namin ni Rachel. Kayong dalawa na lang hindi waka-move on eh. Bakit tayong sumuko sa kanila? Huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya. Huwag ka nga naman mag-iskandalo, nakakahiya. Hindi pwede dito yung walang breathing eh. Alam mo, dapat sa'yo, yung ugali mo pang mahirap, dapat iniiwan mo dun, sa labas ng gate. Sir, ano yung mga gusto niyo itanong? Halika nga dito tayo. Ben, okay ka lang? Hindi ko pala kaya mo makakita ng gano'n. Bumabalik lahat yung alaala, pero hindi ko talaga kaya. Gusto mo ako nalang mag-asikasa dito? Do. Sir Abel, stable na ang kondisyon ng pasyente. Papunta na siya sa operating room para ma-opera ka. Salamat po, Dok. Muna ako sa inyo. Sino kayong babae? Bakit kaya nilibing siya ng boy sa property ninyo? Wala nga naman. Lagi lang ako nandito para tumulong. Sige, alas na ako kami. Okay. Balik ka natin kasi umiinit ang ulo ko dito sa apartment to. Nakakabas, diba? Tama na, tama. Ano ka? Ma'am, nandiyan po ba sa Aling Shoni? May kukunin po kasi ako. Ha? Huh? Paano nga kung buhay pa yung babaeng yun? Paano kung aaligid-aligid lang siya? Diyos ko, paano kung magsumbong siya sa mga pulis? Patayin. Bakit ka ba kasi nanggugulat? Ani nang, gusto ko lang naman po kasing ipaalala na nawawala yung anak nyo nang nakipagtanan. Chloe, sa isang... alam ko yun. Ninang, pinapaalala ko lang. I know! Kaya ako nga pinapasundan si Anton eh. Dahil si Anton ang maglilid sa atin kung nasaan si Jay at yung babaeng yun. Pwede ba? Huwag mo nga akong tinuturuan kung ano ang dapat at hindi dapat kong gawin sa sarili kong pamamahay. Buisit! Mera! Yes, madam. Balikan ninyo kung saan nakalibing si Rachel. Para saan pa, madam, eh? Sigurado naman dinispatcha na natin yun, di ba? Siguraduhin ninyo. Hukayin nyo ngayon din. Bigyan nyo ako ng evidence na patay na talaga siya. Sige po. Bukas na bukas, madam. Puntaan namin. Gary, bakit napatawag si madam? Eh, napapraning eh. Ang gusto niya, balikan natin yung hukay at siguraduhin yung bangkay ni Rachel nandun.
Jay. Kumain ka na? May pagkain pa sa ref. Ay, hindi, sige. Nagmerienda naman ako kanina. Magtutubig na lang ako. Bukas na lang natin kainin na. Sinisigil na nga pala tayo dun sa renta. Tapos wala na rin tayong grocery. Sige na ako ng bahala dun, ha? Magawa ko na lang ng paraan. Isa pasensya ka na, ha? Kung maliit tong apartment. Pero huwag kang mag-alala. Huwag nakaipon ako dun sa sweldo ko sa call center. Mas lilipat tayo sa mas malaking bahay. Sa ngayon, tiis-tiis muna tayo, ha? Ako pa ba ang pagsasabihin mo na magtiis? Ikakambal ko na yun, eh. Bukas nga pala, Jay, dadaan ako sa paggawaan ng basahan. Kada araw daw yung sweldo dun, eh. Medyo maliit, pero kahit papano, pwede na rin yun para may panggastos tayo araw-araw. Lisa, hindi. Di ba napag-usapan na natin to? Ako na muna gagawa ng paraan, ha? Siguro manghihiram na lang ulit ako kay Anton. Nahihirapan ka na ba? Hindi. Hindi, bago lang. Kasi yung noo mo, nakakunot na naman. Smile ka lang. Smile, baby. Kaya natin to. Hmm? Fight. Fight lang, ha? Oo na. Sana ko nandyan ka. Kaya natin to, ha? Sigurado ako, dito natin binaon yun. Pero bakit wala na yung katawan ni Rachel dito? Patay tayo kay Madam. Nakabuhay pa si Rachel. Si Madam. Ha? Anong sasabihin natin? Madam, ano ho yun? Anong balita sa pinagagawa ko sa'yo dyan? Nakita mo na ba siya? Ano, Gary? Bakit hindi ka sumasagot? Wala dyan yung katawan niya, no? Paano naman mabubuhay yung tao? Madam, eto na yung katawan, no? Baho na nga, nakaagdas na, oh. Puro ka naman salita, eh. Ayoko ng puro salita. Picturean mo, ipakita mo sa akin para merong pruweba. Madam, wag na naman kayo masyadong planning. Patay na nga yung tao. Minumuto ka ba? Basta, picturean mo, dalhin mo dito yung picture ngayon na. Sige. Pero gagabihin kasi kami, so bukas. Dadaan kami dyan bukas na bukas. Madam, okay? Basta gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. Pagkatapos, bukas, dalhin mo kaagad sa akin, naiintindihan mo, ha? Wala problema. Dudan dito ako sa labas ng condo mo, kaso wala ka daw? Out of town? Oo, pare, nasa Palawan ako. May pictorial ako dito, eh. Bakit, pare? May problema ba? Wala. Sige, siguro pagbalik mo na lang. Sige. Ingat. Madam, nasa akin na po yung pictures. Sigurado ka bang gusto mong makita ito, baka maselang kayo. Akin na. Madam, okay lang po ba kayo? Siyempre, hindi. Iniisip ko na lang na siguro ngayon matatahimik na ako dahil wala na si Rachel, dahil patay na si Rachel. Bakit po ba, Madam? Tingin niyo po ba buhay pa siya? Hindi. Napapraning lang siguro. Gawa niyo ba yung inuutos ko sa inyo? Opo, Madam. Sinunog na po namin yung katawan. Mas binaon namin yung katawan ng mas malalim kaysa sa una. Tapos, sinementahan namin yung area para sigurado hindi na makikita yun. Sige na, malis na kayo. Sunugin mo yung picture na yan, ha?
Ano, ma'am? Alam ko na po kung saan nakatira si Jay. Napaniwala natin si Madam Praning na si Rachel nga yung nasa picture na yun. Pasalamat kayo, nagawa ko ng paraan. Mabuti na lang marunong ako mag-photoshop. Konting edit at ayos lang, mukhang totoo na. Kahit sino kikilabutan sa peking katawan ni Rachel. Kaya madali nating naloko si Madam na patay na nga babaeng yun. Maski nga kayo, kinilabutan kayo sa katawan ni Rachel, di ba? Kaya nga natin madaling naloko si Madam eh. Pero hindi pa tapos ang trabaho natin. Siguradong buhay pa si Rachel. Kailangan mahanap natin siya. Yun lang talaga masasabi ko, sir. Yung aso ko si Conan na nakakita sa kanya eh. Hindi ko talaga siya kilala. Pasensya na ho kayo. Wala akong problema yon. Alam nyo naman na hindi na kayo iba sa amin. Aintayin na lang ho namin siyang magkamalay. Pero sir, hayaan na lang ho ninyong imbitahan kayo sa presinto for questioning. It's OP din kasi. Sige, wala akong problema. O sige ho, sir. Sige, salamat ho. Bakit kaya nangyari sa kanya? Mukha naman siyang mabait at maganda. Siguro mas maganda kung maghintay na lang tayo. Makikilala rin natin siya. Mahalaga, stable na ang kondisyon niya. Kising na siya. Lisa! Jay! Hala na, kailangan natin umalis. Jay, ano nangyayari? Si Mami nasa labas. Sundan tayo. Kailangan na natin umalis. Saan dito? Eh, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Mag-ipakit ka rin mga importanteng gamit. Tara na. Sigurado ka, ah. Jay! Alam kong nandiyan kayo ni Lisa! Jay! Buksan mo yung pinto! Jay! Tingin ko baka nabigla kita. Naitindihan ko naman kung di ka pa kampante sa akin. Abin, Villamor. Rachel po. Ikaw yung inaalala ko eh. Baka mamaya sinasagat-sagad mo na yung sarili mo. Di bale, maghahanap na lang din ako ng trabaho para hindi ka na masyado mapagod, ha? Aray ko! Naku, haharang-harang kasi. Nawawala kasi yung kapatid kong babae. Baka nandito siya, si Rachel Cruz. Meron po ba kayong unidentified na pasyenteng babae na may gunshot wound? Ako yung nagdala ng pasyente rito, yung nabaril, yung babae.